Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus sa Sareno. Hilingin natin ang ating mga dasal at alay ay magmula sa ating puso. Isang pusong tunay na nananampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamauwain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na Ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagwawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kaganyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba'y Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng buong Diyos,
may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako ay may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Tumayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin na nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman na nagtatayo ng libingang puntod na mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat nang itatag ang sanlibutan magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damban ng sunugan ng mga andog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinulugsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo.
Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mayong may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Minsan pa'y narinig natin na para bagang nagagalit si Jesus Nazareno. Alam niyo po, babantayan natin ang banal na kasulatan, lalo na ang Ebanghelyo, sa mga tagpo na mistulang nagagalit si Jesus Nazareno. Sanay tayo kay Jesus maamo, mabagal, mahinahon magsalita, pero nitong mga nakalipas na araw, narinig natin na para bagang kinagagalitan ni Jesus Nazareno ang mga relyoso sa templo, lalo na ang mga iskriba at mga pariseo. Sabi ko, bantayan natin sapagkat baka mas nangungusap sa atin ang mga sinasabi ni Jesus Nazareno. Dahil yung mga relyoso sa templo, yun yung mga katumbas ng mga nasa simbahan. Pero gaya rin ang sabi ko, siguro nga tunog galit, mukhang galit si Jesus Nazareno. Pero sa kanyang puso, nag-uumapaw pa rin ang awa at habag. Di ba mga magulang? Ang mga nagagalit, ang pinagagalitan ng kanilang anak, kung wagas ang iyong damdamin, kaya mo pinagagalitan, kaya mo pinagsasabihan, dahil mahal mo ang anak mo. Kung hindi mo na sila pinagagalitan, hindi mo na sila pinaalalahanan, hindi mo na sila winawasto, magsuri uli. Akala mo lang mahal mo sila, pero hindi yan ang tunay na pagmamahal. Kung kinukonsente mo na lang sila, hinahayaan mo na lang para hindi sumama ang loob sa'yo, para wala na lang gulo, hindi po yan tunay na pagmamahal. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, hinahango mo patungo sa kaligtasan ang iyong minamahal. Kaya nga sa unang pagbasa, sinabi ni San Pablo, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo dapat ng parusahan. Pero hinango tayo ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa kadiliman, mula sa kamalian upang maligtas. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya ang isang tunay na deboto, pag pumupunta kayo rito, hindi lang tayo binibigyang konsuelo ng pong Jesus Nazareno. Minsan, pinapaalalahanan din tayo. Kung pakiramdam mo na konsyensya ka pag galing ka sa Quiapo, magandang senyalis yun. Ibig sabihin nun, tumalab yung pangungusap ni Jesus sa'yo. Kung pakiramdam mo, napaalalahanan ka, sinasabi sa'yo ngayon, mangumpisal ka. Sinasabi sa'yo ngayon, tigil mo na yung masamang yan. Hindi pwedeng sabay yung depresyon at yung masama. Kung pakiramdam mo ngayon, sinasabi sa iyo ni Jesus Nazareno, magbago ka na. Yun ay tanda ng kanya ring pagmamahal at tulong sa iyo.
At yun yung nakakalungkot. Yun yung hindi pinakinggan ng mga Pariseo, ng mga taong templo. At sabi pa nga ni Jesus sa Sareno, inalis na ninyo ang susi ng karunungan. Ano raw ba yung susi ng karunungan? Pananampalataya. Ayaw na ninyo magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Yun daw yung mas mabigat na kasalanan. Mapagkunwari na nga kayo, hindi na nga kayo gumagawa ng mabuti. Yung mga gustong gumawa ng mabuti, hinahadlangan nyo pa, pinahihirapan nyo pa. Naalala nyo sa isa pang tagpo sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus sa Sareno, kung ikaw ang dahilan para magkasala ang mga maliliit, mabuti pang itali ang leeg mo ng bato at itapon ka sa dagat. Pag ikaw ang nagiging hadlang sa kabutihan, kaligtasan ng iyong kapwa, mas lalo kang napapalayo sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo sa unang pagbasa, gusto ng Diyos, maligtas tayo. Gusto ng Diyos, maging mabuti tayo. Kung meron mang biyayang gustong ipagkalob sa iyo ni Jesus sa Sareno, hindi lang kagalingan ng katawan, hindi lang pag-asenso sa buhay, hindi lang yung masagot yung dinadasal mo ngayon, ang gusto niya sa iyo ngayon, maligtas ka, mapabuti ka, matuwid ang buhay mo, at sana tulungan mo din ang kapwa mo, ang mga kasama natin na matanggap at maranasan ng awa at kaligtasan ni Jesus Nazareno. Di ba ho? Mas malaking dagok yun. Gusto mo magbago, tapos yung nakapaligid sa'yo, pinahihirapan ka pang magbago. Gusto mo nang tigil yung bisyong yan. Tinutulungan ka ba? Tumutulong ka ba sa mga taong gusto nang magbago? O tayo pa yung unang diskumpiyado sa kanila? Tayo pa yung unang nagtutulak sa kanila. Gusto na ngang huminto sa pag-inom, ikaw pa nag-aayang uminom. Gusto na ngang mag-aral, ikaw pa yung nag-aayang magbulakbol. Ayaw na ngang makipagtsismisan, ikaw pa ang tutulak. Yung ayaw sumama, sila pa yung pinahihirapan natin. Hilingin natin sa mahal na pong Jesus sa Sareno na maramdaman natin ang kanyang awa, lalo na sa pagwawasto, pagtatama, at maging kasangkapan din tayo ng mga kapwa natin at mga kapatid natin na mapalapit sa kanya. Huwag tayong hadlang, maging tulay tayo sa pagbabago at kabutihan. Sa pagpapatuloy ng misang ito, pagdasal natin, humingi tayo ng tawad sa mga pagkakataong naging hadlang tayo sa ating kapwa. Pagdasal natin ngayon yung mga taong gustong bumangon, gustong magbago, gusto nang mapalapit sa Diyos. At sana tayo ang isugo ni Jesus Nazareno upang makatulong sa mga taong ito. At sana din magsimula ang pagbabago at pagpapakabuti sa atin. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid,
Hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang pagpapagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumauna sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Tahimik nating idulog ang ating iba pang kahilingan. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliktas naway sumaamin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi
ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung ayaw namin magbago at kami rin ay nagiging hadlang sa pagbabago ng aming kapwa. Patawad po kung hindi kami nakikinig sa inyong pagtatama sa amin. Linisin niyo po ang aming mga kalooban. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tagapagligtas. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa po at paglinis ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang ating kabutihan at kaligtasan, ang pinakahangad ni Jesus Nazareno. Maging tulay, hindi hadlang tayo sa kaligtasan at pagbabago ng ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan at tanggapin ito ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto Tasan, Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Cristo Padre Nazareno, inarahan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilumalhati namin. Nuestro
Nazareth.